Rolling na tayo direct na. Tira mo lang muna, tira mo lang. Beauty within! Cut nga muna! Rolling na tayo, ha? Puta ka! Ang ganda, oh! Baka lang, Beyonce ka, girl. Ay, alam ko na kung saan nila. Bakala, oh, tara, Jasmine Rice. Hello, mga kunars! Kamusta naman ang lahat? Sana po ay okay kayo. Again, this is Nurse Even and welcome back to my channel. Namiss niyo ba si Nurse Abram? Oh, hello! Namiss ko din siya. Alas isang buwan ba tayo hindi nakita? Isang buwan, guys. Anyway, so ayun nga, almost isang buwan kung hindi nakita si Nurse Abram. Hindi naman, mga 3 weeks lang. Three weeks. At dahil dyan, syempre mag-vlog na naman kami para sa inyo. Isa na namang informative topic ang itatakel namin para sa mga kunars natin na papunta na dito. Ang ating topic for today, mga kunars, ay about PIN. Ano ba ang mangyayari sa isang nurse dito once na nakapasa na ng OSCE? Paano ba natin makukuha ang ating lisensya o yung ating NMC PIN? Okay? Yes. Ang maganda dito, ako po is under new system and si Abram naman is under old system. So sa mga kunars natin na nasa Pilipinas na under old system pa, helpful sa inyo si Abram. Tapos yung mga under new system na napapunta na dito, ikikwento ko lang sa inyo kung paano ko nakuha yung lisensya ko or yung NMC PIN ko. Before I begin, please follow me on Instagram. It is Let Me Say Even and Steven Tr- Energy naman dyan, friend! Parang pinaprocess mo ba? May cut-cut naman to eh. Before I begin, please follow me on Instagram. It is Let Me Say Even and Steven Chers. And please like and subscribe to my YouTube channel. Let's begin, mga kunars! Bakla iba yung background pang Narnia. Nag-aayos kasi siya, nag-general cleaning siya ng kwarto niya. So sabi ko, maganda yung impromptu. So mga kunars, para lang po sa mga hindi nakakaalam, kami po ay mga fresh OSCE passer. Nag-take po kami ng October 1, 2020. Fake news. Nag-take po kami ng October 2, 2020 ng OSCE. And then on that same week, nakapasa din po kami. I-discuss muna natin, mga kunars, yung under new system, which is yung sa system ko. So sa mga nagtatanong po, mga kunars, yung new system po, online na po yon lahat. So hindi na po kami naka-experience ng mga paper na ipapadala sa UK. Wala na po kami mga decision letter. Lahat po under new system, which is my vlog ako about dyan. Hanapin nyo na lang sa aking YouTube channel. Mas madali na po ang process ng new system. Lahat ng step by step by step nagawa ko na po dyan. Okay? So, after po namin ng OSCE, naka-receive na po ako agad ng parang congratulatory email na nakapasa na ako ng OSCE. However, dun sa case ko, mga kunars, ako po kasi is naabutan po ako ng COVID. So, yung health declaration ko po, mga kunars, sa Pilipinas is nag-expire na. Kasi ang health declaration po is only valid for 6 months. So, ang nangyari po sa akin, kailangan ko pong i-renew yung health declaration ng doktor ko sa Pilipinas. Either doktor dito sa UK or doktor sa Pilipinas will do. Eh syempre wala naman akong kilalang doktor dito sa UK, kaya nag-decide ako na kontakin ko yung doktor ko sa Pilipinas. So sa awa naman ni Doc and pinagbigyan naman niya ako, either ikaw po ang magsisend sa NMC or yung doktor mo, okay lang po sa NMC. So sa case ko, ako na po ang nag-send doon sa NMC kasi meron naman sila doon attachment form doon sa aking portal na attach evidence. So inattach ko lang yung evidence ko, mga kunars, and then after attaching the evidence, nagkaroon na ako ng PIN. Madali lang po yung sa new system, mga kunars, kasi bayad na po tayo lahat
bago tayo mag-OSKE. So sa mga papunta dito, mga Konars, na hindi naka-experience nung kalbaryo ng COVID, kasi kami mga Konars, naka-experience kami ng delay because of the COVID. So yung mga papeles namin, nag-expire na bago kami nag-take ng OSKE, mga new system. Pero naintindihan naman ng NMC, kaya ang pinarenew na lang nila is yung health declaration, which is kailangan ng pirmahan ng doktor ko. Pero for sure, yung mga papunta dito sa Philippines, papunta dyan sa Pilipinas, papunta dito, hindi nyo na mai-experience yan lahat. Kasi nga, lahat ng papeles nyo is up to date na. So, to cut the story short, sa new system, after mo mag-OSKE, kailangan mo lang mag-answer ng declaration na fit ka to work, you are practicing the NMC code, you understand the NMC code, and you are going to follow the NMC code. Once na yes, 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 yes mo yon, automatic magkakaroon ka na ng NMC PIN or ng lisensya. Ilang weeks mo ba ako yung PIN nyo ulit? Matagal yung sa amin, friend, kasi tawag dito, nagkaroon nga ng delay kasi kailangan naming i-renew yung health declaration ng doktor. Kasi technically, hindi na dapat namin i-renew kasi nga, kompleto na kami ng papeles. Nagkataon lang na nagkaroon ng COVID, so lahat ng papeles namin nag-expire. Yung NBI ko, expired. Yung police clearance ko, expired. Kaya, you know, medyo na-delay. Pero, pinagbigyan naman kami ng NMC kahit expired lahat ng documents namin kasi nga COVID. Yes. Oh. Pero na-receive mo na PIN mo? May PIN. Yes, may PIN ako. Pwede na ako mag-NHSP, pwede na ako mag-overtime. I mean, pwede na ako kumuha ng extra shifts. So, punta na tayo kay Nurse Abram. Paano ba ang process ng old system? Paano niya makuha yung NMC license or NMC PIN niya? So, sa old system, nasabi mo na ba sa kanila kung paano yung old system dati? Hindi, wala akong idea sa old system. So sa old system, as you know, pagkatapos ng CBT, may parang, pag nakapasa ka sa CBT, may parang isi-send sa yung link na process. May da-download ka mga forms, di ba? Mm-hmm. Yung mga forms na yun, yung sinasabi ni Nurse Even na, what you call this? Yung mga forms na kailangan mong i-accomplish. Nandun yung health declaration din. Tapos, meron pa dun yung form na papapilapan mo sa school nyo. Mm-hmm. Kaya medyo natatagalan din dun. Tapos, ano ba isa? Sa PRC, may form na ipapapilapan ka sa PRC. Tapos, lahat ng yun isasend mo sa NMC via mail. Ah. So, medyo mahal siya ng time na yun. Mm-hmm. So, after nun, pag na-process mo yun, marireceive mo yung, of course, marireceive mo yung tinatawag na DL, yung decision letter. Na meron kaming old system, yung new system wala sila. Oo, wala na kami mga decision letter. Ayan. Tapos, dun, after yung decision letter, saka lang kami nag-take ng, nagbigay ng certificate of sponsorship. Kaya paano ba kayo nun, diretso agad? No? Diretso na kami agad diretso. Kasi wala na kami decision letter. So sa amin, after pa ng decision letter, saka lang kami nagkaroon ng certificate of sponsorship. So yun nga, napunta na kami dito. Tapos, after OSKE, kung si Nurse Even after a day lang nagkaroon siya ng results, kami takes like almost 3 to 5 days. Na-receive ko siya nag-exam kami ng Friday, na-receive ko siya Tuesday. Oo, yun pala. Pag new system ka mga Konars, 24 to 48 hours, receive mo na ang result mo kung bagsak ka or pasado ka. Yes. So ako, na-receive ko pa siya kung old system kayo, mga 3 to 5 days. 3 to 5 days ang sinasabi. Working days yon kasi may Friday kami, parang yung 2 days na weekends, hindi siya counted. So nung na-receive ko siya, nagbigay lang sa amin ng email kung ano yung sunod na gagawin, which is magbabayad ka lang naman ng registration fee. For, since sila bayad na, kami hindi pa, magbabayad lang kami ng 151 pounds. Ayun. So, sa new system kasi, bago ka makatapak dito sa UK, bayad mo na yan lahat. Yes. So, sila, hindi pa. Binayaran namin siya ng 151 pounds. After nun, makaka-receive ka ulit ng email kung paano mo ipaprocess yung, kung paano ka magre-register online via NMC. Pagkatapos mo mag-register online, ano na, meron ka ng statement of entry. Yun yung parang certificate na ikaw ay may PIN. Nandun na rin yung PIN mo sa statement of entry, which is yun yung pinasa namin sa HR para masabi na kami ay band 5 na. Ayan. Yun lang. Mabilis lang rin naman siya. Ang pinagkaiba sa amin, sa new system, bayad na lahat. Yes. PIN na lang yung ibibigay nila. Mag
magsasagot ka na lang statement of entry ng yes, dineclare mo na healthy ka, dineclare mo na fit to work ka, and then that's the time na marireceive mo yung PIN. Sa kanila naman, magbabayad ka muna, and then magsasubmit ka ng form, ng statement of entry, bago mo makuha yung PIN mo. Hindi siya sasubmit. Sila yung magbibigay ng statement of entry. At saka hindi agad-agad ikaw magbaban 5 dito kasi ang trust mo po ang magpa-process ng ban 5. Yes. Hindi porke may NMC PIN ka na, NMC na rin ang magpa-process ng ban 5 mo. You have to coordinate to your HR. Nagpas pa kami nung sir statement of entry, which is like parang certification na pasado ka na, I mean, registered ka into the NMC. Yes, kailangan mong isubmit yung NMC PIN mo and yung documents para mapalitan na nila yung ID mo din at the same time from adaptation. Talaga, ako din, hindi pa ako napapapalit. So yung ID ko, adaptation pa rin, adaptation. Pero ayun po, sila ang magpa-process sa roster mo na band 5 ka na, sila rin ang magpa-process sa roster mo na staff nurse ka na, hindi ka na adaptation. Okay? Pero sa kaso namin, temporary kasi temporary. Kami. Di ba nag-ano kami? Nag-register kami ng temporary COVID nurse. Exactly. So, kaya nga sabi rin ng sister ko, sabi niya, so nakapasa ka na ng OSCE mo, ano yung pinagbago, Abraham? Sabi ko, Wala. Actually, wala. Wala. Medyo ano lang kami. PIN lang. Binigyan lang kami ng PIN. Yung temporary PIN namin na palitan lang. Yun lang. Pero, yun. So, simula. Dati pa rin yung gawa natin. Oo. Oh, oh. Okay. Qualified pa rin. Yung sinasabi ko sa kanila, wala rin yung pinagbago pala. Sabi ka. So, kasi kaila, di ba after kasi namin magka-PIN, once kasi na nagka-PIN ka dito, sasaba ka na sa preceptorship. Magkakaroon ka na ng portfolio or parang gigrade na yung performance mo ng preceptor mo. Tapos you will have more responsibilities. You will have more responsibilities kasi isasaba ka na sa gantong skill, isasaba ka na sa ganitong skill. Eh, since COVID nurse nga kami, temporary register kami. Wala na silang... Napagdaanan na namin. Sabi ng preceptor ko, buti na lang ikaw yung preceptor ko, wala na akong gagawin. Wala na silang ginagawa sa amin kasi nga, hasaan na kami, alam na namin lahat ng gagawin. Kasi April pa lang, ginagawa na namin kasi nga, nabigyan na kami ng temporary register. Yes. Kata ba? Wala ka na i-share? Wala na masishare. I-share mo na lang ito. Wag! Nakulog po ako after yung OSCE. Bakit ka kasi nagpa-perm? Wala lang. Para bagong buhay. Nagpa-perm po ako and medyo try pa yung hair ko. Patingin na. At dyan po nagtatapos ang aking story time for today, mga kunars. Sana po ay naaliw, na-entertain, and may natutunan na naman kayo sa aking vlog for today. If you like this video, please don't forget to hit the thumbs up button and the notification bell. And please like and subscribe to my YouTube channel, mga kunars. Marami pong salamat. Again, this has been Nurse Even. Paalam po. And Nurse Abraham, goodbye!